for this episode, I am interviewing a staff of mine, but differently, because he is now a fashion designer. Hindi lang siya production staff ng Captain Figure Productions, pero pumasok na rin siya, she ventured out into fashion design. Okay? So I'd like to introduce to you Mariel Bitonio. Hello everyone, my name is Mariel Bitonio. And I'm a part-time... Sige, pwento ka pa kung ano pa yung gusto mong sabihin about yourself. I'm a part-time assistant of Direk Kata in her field. Ano pa? Fashion designer? Actually, I'm a fashion designer, a full-time makeup artist. Yun. And... Kung ano-ano ang negosyo pa. Actually, masipag ito. Marami pinapasukan ang negosyo aside from yung mga trabaho ang ginagawa niya sa akin at saka sa pagdi-design niya. Bago pa lang naman siya sa industry, but of course, gustong matuto ni Mariela, no? Hindi siya yung tipong kontento na sa ginagawa niya. Gusto niya marami siyang pinapasukan trabaho. Anyway, Mariel, naging part ka ng staff ko. Actually, hanggang ngayon naman. Di ba? Kaya nandito tayo sa Okada. Kasi meron tayong event na kasama ka. Di ba? Paano ma-assess yung trabaho mo bilang fashion production person? Actually, I see it very joyful and very... yung binibigay niya sa akin was inspiration. Okay. Kasi I see myself na... Nung before ako pumasok, I was afraid nung first time ko. Kasi ibang mundo. Kumbaga, iba sa kinalakihan ko, iba sa... Kasi pagka nag-aral ka ng fashion, kasi nag-study din ako ng fashion design. Saan? Sa Cora de la Rosa. Ah, nag-Cora ka din? Nag-graduate ako ng fashion design sa Cora de la Rosa. Saan ito? Sa Manila? Sa Makati. Makati. Tapos, nung... After noon, nag-work muna ako as a call center agent. For 3 months. How did you... How was it? Actually, stressful, pero kasi, syempre... You have to earn, parang yung income, yun yung pinakamalaki at pinaka best way para magkaroon ka ng sariling income na hindi ka naaasa sa parents mo. Hindi ka naman na-stress lalo na sa oras? Hindi naman direct kasi actually, mahihiyain talaga ako. Parang, nung time na pumasok ako sa call center, doon ko na-gain yung sarili ko na, yung confidence ko na, ay, kaya ko pala itong gawin, kaya ko pala mag-close ng call, kaya ko pala makipag... revalida sa ibang tao, yung gano'n. Kaya, tapos, nung pumasok ako... Pero bakit 3 months lang, bakit hindi ka tumulong? Ano, direct, parang nangayayat talaga ako ng sobrang-sobra. Would you believe, galing sa payat yan? Ganito, payat talaga siya na nakilala ko. Ayan, tapos nun, after nun, nung nag-call center ako, nag-join ako ng mga beauty pageant, yun na yung mga, yung mga barangay. That's why I referred to Mariel as she. Kasi I have to be gender sensitive, no? Yun ang yung identification niya yun. Tapos kala ko hanggang doon lang ako until a friend of mine, actually a cousin of mine was Kim, yung nag-ask sa akin na sama ka sa amin. Yung first time ko sabi niya sama ka sa amin, may event kami, may mga artista, eh syempre bilang bakla, di ba, parang bilang sa mundo natin, pagka sinabi, ay, may mga artista, punta tayo doon. Tapos, parang sabi niya, bukod sa may sahod ka naman, masaya naman, sabi niya ganun. Tapos, yun, yung first time ko was SM MOA. Ah, so brand show. Hindi, fashion, ano yan? Philippine Fashion Show, Fashion Week. Oh, Fashion Week. Philippine Fashion Week sa SM MOA. It was supermodel ba yon or kasi sa mall lang brand of Frigo. yung may conveyor belt. Yung may conveyor belt yon. Yun yung first time ko nung and then so masaya ka. Naging masaya ka naman sa trabaho. Actually, direct. Kasi parang nakakakilala ka ng iba't ibang klaseng tao. Even models, yung mga sikat na models na pinapanood mo lang dati, nakikita mo na personal, nakakausap mo pa. Parang yun yung naging happiness ko nung kaya nakatagal ako sa ganitong trabaho. Pero, nag-shift ka sa fashion design. Bakit nag-shift ka? Kasi yun yung yung graduate ako. Nung before, bago ako diba graduate ako ng fashion design. Nag-shift ako. Actually, before pa naman ako pumasok as a production staff, may mga kliyente naman ako na nagpapagawa naman siya. Pero ang specialty ko kasi
is wedding. So parang yung mga wedding gown, suits, yun yung mga dinedesigns ko. Gusto mo rin kasi talaga. Actually, direct. Kasi syempre pagka, parang yun yung dream mo na hindi mo makakamit. Parang as a homosexual. Sabagay. Parang to wear a wedding gown. Parang yung, so yung illusion mo for yourself. Yung illusion ko inilabas na, mo sa mga damit mo. Yes, direct. O ganoon naman talaga eh. Lahat naman ito, gagawin natin totoo yung mga panaginip natin. Mm-hmm. Di ba? Tapos, ano yung satisfaction na nakukuha mo, Mariel? Na ngayong dati, gumagawa ka ng shows ng mga damit, ng designers. Ngayon, ikaw na mismo yung gumagawa ng damit. Actually, yung satisfaction, Derek, yung pag nakita mo yung damit mo, kung ano yung kinalabasan. Hmm. Tapos yung appreciation ng mga tao, pagka nakita yung damit mo, no? Yung parang alam mo yung mapa, wow, ang ganda ng damit mo. Yun lang, parang sapat na. At siguro yun din yung satisfaction ng ibang designers. Ano ang nakikita yung gawa sa entablado o sa video for that matter. Yes, direct. Kasi kung si Mariel, sumama na po sa aking virtual show, yung bridal. And maraming nagsabi na very promising. No, mga kapwa niya designer. So, yung mga gustong paggawa ng bridal dyan, baka naman. So, mamaya, Mariel will tell you yung kanyang contact details para naman yung mga interesado eh pwede naman siyang tawagan or kontakin, ano? Tapos Mariel, kumusta ang mga kliyente so far? Actually, naabutan ka pa ng pandemic. Pero before the pandemic talaga, direct, it was parang alam mo yung nasa cloud na yun ka. Kasi every month you have 4 wedding gown, 5, and then after that, nung nagka-pandemic, lahat ng wedding gown na yun ng move. Kumbaga, stop. Kasi, actually, hindi naman ako yung pinakakawawa. Mas kawawa yung nananay. Yung mga sweldo. Sila talaga yung... Yung may arawan na sweldo. Yung may arawan na sweldo na sila yung nagbibids. Hmm. Kasi sila yung nawalan ng trabaho. Kasi ako, may naipon ako from the past na mga kliyente. Kaso sila, syempre, hindi naman din ganun kalaki yung kita. Yun yung pinaka-sad para sa akin kasi hindi ko matulungan yung mga naging friends and family ko na din kasi sila. Totoo naman. Mm-hmm. Ang mga designers sa mga mananahin naging family na rin eh, no. So kaya may mga ganyan nangyari na pandemya, hindi naman inaasahan. So talagang nakakaawa din, di ba? Kasi kumbaga dati nakasalalay sila sa iyo tapos biglang nawala. So anyway, matanong lang kita sa iyong career sa pagiging fashion designer. Kanang maano ha, kung ano man ito. Paano mo hinahandle ang mga difficult clients? Actually, direct may mga ganyan talaga. Yung alam mo na yung limitasyon mo nandito lang. Pero kailangan pasensya talaga. Yung patience mo kailangan mahabang-mahaba kasi meron silang time na natutulog ka na, tatawagan ka pa. Akala hawak yung oras mo. Akala nila binabayaran ka nila. Pero, ikaw naman syempre kailangan you have to answer para naman ma-feel nila na special yung ka. Yung client. Totoo, you have to please the client. Yun naman yung ano ko sa kanila. Kahit naman anong sabihin nila, parang it bounce lang. Kung masama, it bounce lang naman. Parang sige, ano lang sabihin mo. Pero, I will do my best para dun sa craft. Para pag kinalabasan, maganda pa din. Hindi yung... Kasi minsan, pero yung mga na-encounter ka ng difficult. Mayroon din. Mayroon din talaga. Oo, yung tipong ano, yung tipong, wala ka dito. Yung may ganun. Kasi may, one time may wedding ako ng Batangas. Tapos may wedding din ako ng Laguna. Mm. So, para magkalayo sila. Eh, kaso nagsabay. Mm. So, sabi nung taga Batangas, kung wala ka dito, hindi namin susuotin yung wedding gown. Mm. Sabi nung ganun. Sabi ko, ma'am, nandiyan naman po yung mga assistant ko. Sila na po mag-a-assist. Parang ganun. Tapos, sabi niya, sige, balik ko na ano, sa stress ko, huwag mo na lang suotin, babalik ko na lang yung binayad mo. Kesa may stress ako dito. Direct. Ano sabi? Paano reaction? Hindi na siya sumagot. Then after, nakita ko naman sa picture ng mga... Sinuot? Then sinuot naman pa. Hindi, siguro labing-labing lang naman. Actually. Pero, in a way, nakaka-stress. Kasi nakita kasi isang wedding. Tapos, pero pinaalam ko naman sa kanya before na hindi ako makakapunta sa wedding mo. Kasi, actually friend pa nga yun eh. Friend ko pa siya na nandun sa akin. Pero ngayon, we're in good terms pa rin naman. Hindi ba, charge the experience. Actually. At saka, since kaibigan mo naman, maaayos din naman lahat dyan, di ba? Pero, matanong lang kita. Nasabi mo kanina na ang linya mo more on weddings. Okay. No? But,
talaga bang yun na identification mo sa designer na sa wedding gowns ka o meron pang ibang yearning sa loob na gusto mong gawin? Meron naman iba direct. Minsan, kagaya ng ano, I'm into ano din, designing yung mga gowns ng mga contestant for beauty contest. Ah, pageant. Na, so, oh, kasi na-inspired ako yan. Oo, ang dami sumasali. No? Sobrang dami nilang sumasali. Tapos, minsan naghahanap sila ng something nakakaiba dun sa gown. Kailangan parating may... Kasi before, direct ang designer, aminin natin. Magde-design siya for the girl na sasali sa wedding, sa ano, sa pageant. Pero nung dumating sa Catriona, nauso na yung story nung gown, bakit ito yung So may mga kwento na. No? Pero before naman, may kwento na talaga. Pero honestly, dapat naman talaga gano'n. Diba? Ang mga gawa niya dapat may kwento. Even sa production, diba? Gusto ko lahat ng ginagawa natin may kwento. Diba? Kasi yun naman ang basis ng show or ng damit, for that matter. Ngayon, sa tingin mo, ano na yung naging contribution mo sa fashion? Ngayon, wala pa, Derek. Pero sana in near future, makahilera ako yung mga pangalan na iniidolo ko. Ngayon, punta tayo dyan. Sinong fashion icon ang iniidolo mo? Actually, nung sumasali ko ng pageant, I idolize Jonty Martinez. Okay, Jonty! Yun, si Mother Jonty. Yun talaga. Kasi nagsusupply siya ng gown sa amin direct. Ang generous talaga niya ni Mother Jonty. Talagang support siya pagka sinabi na Mother, may contest doon, ganyan. Magpapahiram siya ng gown sa amin. Knowing John T, yes. Tapos, hindi siya yung typical na designer na magpapahiram lang ng gown, na yun lang, tingnan ko kung maganda sa'yo. Gaganon pa si Mother. Pag nakita niya ng maganda, sige, yan na. Tapos, I idolize Paul Cabral. Of course. And Michael Cinco, as of now, syempre. Kasi yung mga designs niya. Syempre. Lahat talaga ng mga young designers ngayon, ina-idolize din naman si Michael. So, Mariel, sa tingin mo ba, tatagal ka ba sa isang industry na napakaselan, napaka-discriminating, like fashion? Actually, direct, oo. Kasi ano eh, before ako ma-discriminate ng ibang tao, ako muna yung tinitingnan ko muna yung sarili ko eh. Yung gawa ko. You are your best critic. Yes. Or worst critic. Titignan ko muna kung maganda ba, or babagay ba sa kanya. Yun yung pinaka-importanting term as a designer. Kasi minsan, ang kliyente magpapasa yun, ito gusto ko. Pag tinignan mo, may mga pangarap. May mga pangarap. Yun yung parang imposibleng, pero magagawa ng paraan. Yun yung parating sasabihin namin na magagawa natin ng paraan, pero hindi ganitong ganito. Kasi, aminin natin, hindi siya bagay sa maliit, hindi bagay sa mataba. Sa court, sa katawahan. Tama. So yun, kung tatagal, oo, direct. Ayun, very good. Then, sa ngayon magkaharap tayo, paano mo, anong assessment mo sa sarili mo bilang fashion designer? Yung assessment ko sa sarili ko, someday, I will be lying dun sa mga top designer na talagang kilala. Paano mo gagawin yun? Hard work, syempre. Hard work plus inspiration, hugot sa family, tapos yung mga designs mo, kailangan quality over style. Ano, tuwa ako, kwento ko lang po, as a short anecdote about Mariel. When I offered him to join the virtual, wedding virtual presentation last June 2021, one thing that struck me was when she told me, na yun pa naman na yung pangarap ng lola niya who just left the world a few months ago. So parang yung katuparan ng pangarap ng lola niya sa kanya. Kaya talagang pinursigi ko siya. Talagang, Mariel, kumusta na ang video mo? Kasi I wanted Mariel to fulfill that dream of her lola na maging makita yung mga gawa niya. Yan, may video or later on sa fashion show. Hindi ako titigil hanggat hindi ko makikita ito sa ramp show. I will help Mariel. Not because he's my staff or she's my staff. Dahil si Mariel, nakita ko may potential at nakita rin ng ibang designers yun. Mariel, any last words to our audience? Ayan lang. If you have dreams and
Ambitions, just follow your dreams. No matter kung gaano kalayo man yun, gaano kataas, kung kahit ano man yung hadlang nun, i-pursue mo lang ng i-pursue. Dadating yung mga opportunity, kagaya nung sa inyo, Derek, na dumating yung opportunity ko para magpasok yung fashion industry. Yun lang naman. Paano ka nila makukontakt? Actually, I have a Facebook page, yung Sophia Arha. Yun yung Facebook page ko. Sophia Arha. Arha. Yun yung Facebook page ko. And then, my contact number. Please. Will be 0906-245-4375. Ayan. So, meron ng way of contacting Mariel. Sophia Arha sa Hagon, Bitonyo. Yun po ang kanyang Facebook name. So, kung gusto niyong magpagawa sa kanya, siguro ko naman, kaya nila, no? Kaya nila. Siyempre, Derek, ano lang naman tayo ngayon eh. Low profile. Oo, tama. So, yun. Thank you, Mariel. Thank you, salamat. And thank you, everyone. Thank you for watching. Bye!